Hello guys, no? Magandang araw sa inyo lahat at kumusta naman po tayo, no? Yan. So sana ay nasa mga mabuti ho tayong mga kalagayan, guys, ha. So guys, this is Laking Dabaw once again, and everyone, welcome back to my channel. Ayan guys, no, hello, magandang araw sa inyo, no. Kung hey Fat Choy sa lahat ng ating mga kapatid na Filipino chan, Chinese dyan, guys, no, ayan. So guys, andito tayo ngayon sa may Bakaka, guys, no. At pinuntahan natin itong ongoing development na isa sa mga malaking ongoing development na nangyayari dito, guys, no, sa area na ito. Ito yung Aeon Blue Towers, guys, no. Ayan na siya. Ayan, guys, no. This is a homegrown developer, guys, no. Ang gumagawa nito ay ang Aeon Lux Towers, no. Ayan. So, we're going to have a quick update about this project, guys. At kitang-kita natin dito na ayan, no. Full swing talaga sila dito, guys, no. Actually, there are already 3 cranes, no, tower cranes has been installed here, no. This is for the, I think, ano to, guys, no, kasi tatlong tower to. Actually, ang ginagawa ngayon dito, ang physical ongoing construction dito ngayon, guys, is yung 3 towers nila, no. Yung 2 towers dyan is the residential residential towers, no, and then 1 Condotel, guys, no. Ayan. So itong nakikita natin dito, guys, itong nasa, itong may dalawang T-crane na ito, ito yung part ng 2 residential towers, guys, no, which will be a 26 stories high, no. Tapos ito siguro, ito ang this will be the Condotel, no, which will be 26 stories then, no. Ayan. So ito, so ganyan ang magiging ang datingan niyan, guys, no, in the future. Ganyan 'yan, no. 'Yan. 'Yan yung tinuturo ko. 'Yan yung 2 residential towers at 'yan yung Condotel, no, na which is doon banda naka-position sa may Bakaka Road mismo, no. Ayan. So ito siya ngayon, guys, no, ang mga pangyayari dito. 'Yan. So ito, no, tuloy-tuloy. Ito siya, guys, no. So yun siya, guys, no. So nandito tayo banda sa side na dito mismo, no. Yung sa may ayan. Yan siya, dito tayo na side banda. Unlike yung doon sa kabila na papunta sa may Davao Riverfront, which is will be the other side, kung saan yung itatayo naman yung sa may corporate towers, na which is doon banda, no. And then the other one, a residential tower din, no, na 18 story. Actually, guys, itong Aeon Blue Towers, meron tong slightly changes, no, na nangyari. Yung kanilang 18 story na residential towers, which is that one, yan yung dati nilang perspective design, ngayon ay binago nila, no. At naging ganito na, no. Ayan, no, mas pinaganda at medyo mas classy, no. And it will be a residential office, guys, no. It will be a first of its kind in not only in Davao but in the island of Mindanao, guys, no. Ayan. So yan, so medyo yan nga ang binago nila, no. Ang medyo ang naano ko lang diyan, ang nawala diyan is yung probably the Skype, yung ano, no, yung infinity pool na gagawin sa taas, no, mukhang nawala na yon, no.
Although medyo siguro feeling ko hindi na nila need talaga ng pool doon sa dyan na, na side. Since itong whole project na ito, guys, this will have a 6-theme pool, guys, no? So marami ng pool ito, no, sa actually. So I think that they don't need that already. So that's why binago na nila yung style dyan sa 18 story na dating premium condos, no, premium residential building. Ayan, no. So ngayon magiging ano na siya, residential office, guys, no. Ayan, it is a first of its kind here in Mindanao, guys, no. Ang magiging pwesto naman ni corporate tower, which will be a 24 story dito naman, no, sa on the other side of this condotel, no, sa kabilang side. So magkakaharapan si condotel at saka si corporate tower, no. And then there will be a one medium rise building will be in between the residential office and corporate tower, which is that one. Yan, yan siya, guys, no. Ayan, yan yung mid-rise building na yan, guys. Yan yung parang magiging leisure and ano nila, no. Parang pinaka clubhouse or what, no, or something, no. Diyan siguro ilalagay yung mga leisure activities ng nitong development na ito, guys, no. So ito yung mga pangyayari ngayon, guys, no. So as we can see it here, guys, no, yung the two residential towers ay mga nasa bandang 2-3 going fourth level na sila, no. Ayan, I think, no, 4 to 3rd, no, third parang ano eh, kasi second, third, parang ano yan eh, ito yung magiging ground floor, tapos meron kasi silang basement, no, for, probably for their car parks, guys, no. Ayan, no, dyan sila, no, nasa ano na, wala pa kasi silang nilalagay yung parang mga numbering, siguro next time around na lang, no, pagbalik na natin. Buti na lang ngayon, guys, at binuksan nila dito, no, ngayon, no. Ayan, tinanggalan nila ng ano, at nakikita natin dito yung trabaho nila. Ayan, guys, no. So there are three towers on site and they are on full swing, guys, no. Ayan. So ito, no, malalim-lalim. Diyan sila nagtagal, guys, no, sa foundation talaga, no. Ang tagal nila nagtrabaho diyan bago sila nag-vertical construction, no. Ayan. So guys, no. So halatang pabilisan din to, guys, kasi kitang-kita natin ang ano dito, no. Parang double time lahat. No, mukhang sa tingin ko, guys, no, mas maging mabilis ang time frame nito compared doon sa nangyari sa Aeon Towers, no, yung sa Bahada, yung isa pang project nila na malaki, no, sa yung 33 story building sa Bahada, guys, no. Ayan. So yun, guys, no. So dito, doon sana tayo kanina sa harap, kaya lang medyo hindi natin kita nga kasi nilagyan ng backcode eh, no. Ayan, guys. So as we can see it here, no, ito, no. Siguro in the following months or pagka natapos tong taon na to, talagang visible na tong mga three towers na ito in the skyline of Davao, no. Ayan. Yan ang naano ko. Kasi itong tatlong towers na ito na itatayo dito na side, 26 stories to, guys, eh, no. So ayan, no. And then kasi this whole project here will have 6 towers, no. Ayan, bali limang towers na high rise and one tower na medium rise. Ito yan siya, guys, no. So yan yung ating latest update about this Aeon Blue Towers, no. Isa ito sa ating babalik-balikan at para matunghayan natin ang paggawa nito, guys, no. Ayan, no. So ito yung part ng condotel, ito mismo, this will be the condotel. Ayan, no. Parang ang position kasi nitong tatlong towers na ito, parang nakaslanting sila, no, yung bawat tower. Ayan. Ito naman yung residential tower 2. And then sa likod banda is the residential tower 1. Ayan.
Ayan guys, no? So dito sila nauuna. Siguro din na binibilisan nila to para maka-start na rin sila doon, no? Sa kabila. So yun lang naman guys, no? So titingnan natin, pupunta tayo doon sa may harap banda at para makita natin kung ano yung itsura na niya dito sa may Bakaka Road, ka mismo kung sa dadaan ka ng Bakaka Road. Guys, ayan. Lalaki pala ng mga bakal na itinayo, no? Tsaka yung mga foundation. Ang lalim. So, every towering building, guys, there meron silang ano, guys, ha? Meron silang underground parking, no? Ayan. Good thing. Kasi maliit lang tong area na itong tinatayo ang development dito, guys. Actually, this is only around 2 hectares, I think, no? Parang ganun, no? Mga 2 hectares lang to na ano. No? So, isipin nyo, sa 2 hectares, 6 na building, towering building ang itatayo. So, ayan, no? So, they really need that car park, no? No? So, ang car park area is probably on the merong underground and then sa ka-level niya pag dito sa mga ano, and then the residential will start, no, ang mga room sa ang probably niya nasa third or fourth floor na, no, fourth level na, no, and going up. Ayan guys, no, so dito tayo, ito yung dito tayo pumasok, eh, no, hindi tayo doon sa kabila, no, yung sa may barangay San Antonio. Ayan guys, no? So ito, this road will lead you papunta sa CP Garcia Highway, guys, no. Ayan, no. Ito naman sa kabila, ito na yung papuntang JP Laurel Bahada. Ayan guys, no. Ayan na yung Rolling Hills subdivision, no. So dito tayo mismo sa harap. Ayan. Ayan, dito may portion din dito na binuksan nila. So makikita natin dito. Ayan. Ayan guys, no. So ayan, no, ganyan. Ganyan ang magiging position niya, guys. Ayan. So imagine there are 3 towers sa pinta ano dito. Ayan. Ito guys, no. So yun lang naman guys, no. Yun ang ating latest update about this Aeon Blue Towers, guys, no. So babalik-balikan natin itong project na ito at para ma-update ko kayo, guys, no. Ayan. So guys, that's it, no, for this update, no. Ayan. So please like and share this video, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, guys, please do so, subscribe na po kayo and hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga development na nangyayari dito in Metro Davao, no? Especially like katulad ng mga ganito, and of course the infrastructures, no? Ayan. So guys, sa aking munting paalala ulit sa inyo na tayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa, dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aabang yan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay, guys, no. And guys, please, no, I am humihingi ako sa inyo, no, to offer prayers, no, doon sa mga kababayan natin at kapatid natin na nasawi doon sa landslide na nangyari in Maco, guys, no, in Davao de Oro, no. Ayun, may day rest in peace. Grabe yung trahedya na nangyari yan, no, sa dahil sa landslide. Please guys, no, please pray for their souls, no. And ano, no, ayan. So guys, no, next time ano tayo ulit, ha. Talagang mag-iingat tayo ngayon nowadays, no. Hindi naman nagkukulang ating gobyerno sa paalala, no, about mga landslide, no, lalo na pagka masama ang panahon. So sana susunod na tayo next time, no? If ever ano, stop operations or whatsoever, no? Ayan. So let us pray for their souls, guys, no? Ayan. So ayun lang, guys, no?
Thank you so much again, guys. No, this is Laking Davao updating you about this Aeon Blue Towers by Aeon Lux Properties, guys. No, a homegrown developer here in Davao City. Ayan. So this is the latest update of the Aeon Towers, Aeon Blue Towers here in Bacacarub. Okay, guys. Thank you so much. God bless us all, and adios.